magandang araw! Today, isi-share ko sa inyo yung isa sa mga projects na ginawa ko before. I think back in 2017. Para po ito sa Ladies' Choice. So I'm sure very familiar na yung karamihan sa atin sa brand na ito. So Ladies' Choice, it's a very popular na ano, mayonnaise na brand, especially dito sa Philippines. Ayan. So today, isi-share ko sa inyo paano ko nag-audition or paano ko nakuha yung project na yon. So, shoutout muna dito sa Creative Sound Studios kasi ano, we're accommodating at pinagamit ulit tayo ng studio for today. So, yun, na-mention ko nga earlier na isi-share ko sa inyo today kung paano ko nag-audition or paano ko nakuha dun sa Ladies' Choice na TV billboard na commercial. So, nakuha ko po ito mga around 2017 or 16, not sure. I have to check my email. Pero ano po ito, ginawa po ito sa Singapore. Yung client ko po is from Singapore at kinontak po nila ako via email. So, hindi po talaga siya na ano na hinahanap nila ako or anything. Nag-ano ko eh, I think nag-cold email ako. Yung ba tawag doon? Nag-ano kasi before nung nagsisimula akong voiceover artist, naghahanap ako ng mga email ng mga advertising company, mga recording studios. As in, yung hindi ko pa alam tong Creative Sounds, hindi pa ako nag-workshop and everything. So, yun ginagawa ko to promote myself. Kasi nung nakagawa na ako ng enough demos, English and Tagalog na mix na ganun, yun na, naghanap na ako ng ano ng mga companies, agencies para ano, ma-market yung service ko, to inform them, to tap them, just to let them know, hey, I'm a VO artist, if you're interested, you can contact me, ganyan. Then I attach yung mga samples ko. So, isa itong ano, yung naging client ko na to si Ladies' Choice, isa sila sa mga nag-reply naman at na naging ano naman sila, na nag-ask sila ng ano, more demos from me, ano, nag-audition din ako. May binigay silang short line, pinabasa nila sa akin yun, then I sent my demo, and then finally yun nga, natanggap ako, na-secure ko yung ano na to, yung project for Ladies' Choice. So since na-mention ko nga Singapore ito, so paano ba nangyari? Pumunta ba ako sa Singapore? Or ano, ito po, hindi naman ako necessarily, hindi naman kailangan pumunta na Singapore. Ang nangyari po nung recording namin, nag-Skype kami, live recording session, nandun yung recording studio na kumontak sa akin, and then katabi nung tech, tapos yung client, siya yung nagdadirect sa akin, so we just talk, ano, over the phone, the Skype, and then yun nga, hindi siya video call, voice call lang, and then nagdedirect siya sa akin paano ko sasabihin yung ganitong lines, anong version yung gusto nila. It's a very very short ano script. I think one line lang. Ito yung pinaka isa sa mga pinaka maikling ano ko, naging project ko. Ang ano ko po, ang script ko doon is make celebrations extra special with a creamy Lady's Choice macaroni salad. Yan, make celebrations extra special with a creamy Lady's Choice macaroni salad. Yon, yun lang po yung script ko. Though yung original medyo mahaba siya, pero nung nag-aano na, nagpo-progress na yung ano, yung project, nung nag-move forward na until yun nga nag-recording na. Umikli na siya until yun nga nag-end kami dun sa ganung kaikli na, as in one liner lang. Then they asked for my rate. I gave them my rate kung ano yung, since beginner ako, so ano naman siya, naging negotiable naman. Pero I must say na for a one liner, ano na, magandang ano na yon, rate na yung nakuha ko. And then ano din, maganda yung brand din na nalagay ko rin siya sa portfolio ko. So isa na siya sa mga nalalagay ko pag ano, pag nag-e-email, kasi until na nag-e-email pa rin ako when I audition. So na-include ko na siya na I did projects for different brands and then kasama na yung Ladies' Choice. Yon. So ang studio na nag-ano sa akin, nag-accommodate or kumontak sa akin is yung Sweet Sound PTELTD. I don't know paano basahin yun. Pero ganun, Sweet Sound PTELTD ang kumontak sa akin sa Singapore yon. And fortunately, last year, I was able to visit Singapore sa tulong ng brother ko. Nag-ano lang ako, quick ano lang, tour. Nag-travel lang ako doon since the nag-work yung ano ko, yung eldest brother ko. So kasi nung after nung recording namin, yun nga, naging ano kami,
And I'm still getting in touch with them na ini-inform ko sila, nag-update ako ng portfolio. And then sila naman, nung after din ng recording, in-inform nila ako na if ever na pupunta ako ng Singapore, na I'm very welcome to drop by to their studio para nga, yun, ma-meet sila and also magkaroon ng yung voice filing dun sa mismong studio nila. Kasi yung demo, meron ako, hindi naman yung recorded sa kanila. Yung available ko lang, iba sa phone pa that time. And then nung nalaman ko na nga itong studio, nakapag-record na ako ng mas magagandang quality. Kaya yun, nag-update siya and then nabibigay ko sa kanila yon. And then, yun nga, last year, as in May to June ako, nag-travel ako. Hindi siya 2 months, yung mga last days ng May lang. Tumawid lang ng June, kaya tunog matagal ako, May to June. Pero mga mga more than a week lang na nasa Singapore ako. So, nag-tour kami kasama yung brother ko. And then, nag-allot ako ng 1 day para makavisit dun sa Sweet Sound na studio. So, ito yung pictures ko. Yan, mapakita ko dito. Cool 98.1 FM. Catch the vibe. Be cool. In the heart of the night, all night long, cool jazz on Gotham's 98.1 Cool FM. Time for some pillow talk. Let the crates whisper sweet nothings in your ear. Get some shut-eye with Jazz 98.1 Cool FM. Ayan, masaya. Very accommodating yung team. Then yung nakausap ko sa email, welcome niya ako doon. Na-welcome nila ako. And then, masaya yung yung voice filing na ginawa ko sa kanila. So, nagdala ko ng script kasi they asked me kung may dala ko kasi parang wala pa silang tinatawag na standard script pa na prepare that time. So, nagdala ko ng sarili kong script. So, okay naman. I think gustuhan nila. I hope so. So, yun. Wala akong hindi ako nakahingi ng copy ng actual. Oo, though I asked, pero hindi na ako na-update. Pero, yun, I respect na lang kung hindi pwede. Kasi may mga client na, they want to keep it confidential na hindi allowed na ibigay yung copy. So, okay lang naman. Pero in-inform nila ako, it's for a TV billboard daw sa Singapore. So, baka may mga nakakita or nakarinig penging copy if ever. Ayun. So, yun yung yung backstory nung aking Ladies' Choice project. Yan. So, to give you a sample, so nalaman nyo na ako yung naging line ko, one-liner script. So, ito yung sample. I'm not sure kung ano yung ginamit nila. Pero kahit maikli siya, tumagal yung recording namin ng mga 15 to 20 minutes or half an hour. I'm not sure. Pero maalala, ilang years na rin yun. Pero masaya yung naging live recording session. So, it's a one-liner script. Pero different versions yung hiningi nila sa akin para to make sure daw na may mapipili din yung client ko kasi may client din siya. So, yun. Para mas marami silang mapili. Para hindi na umulit, di ba? Para din. Sulit din yung naging yung rent sa studio and din yung time namin. Yan. So, ito yung sample ng ginawa kong Ladies' Choice commercial. Ilalive ko na lang. Wala ko sample. Okay. Make celebrations extra special with a creamy Ladies' Choice macaroni salad. Ayan. Isa pa. Okay. Make celebrations extra special with a creamy Lady's Choice macaroni salad. Yan. Yan po yung sample. So, okay. So, that's it for this episode. So, may mga lang. Dun kasi sa huling vlog entry ko, yung Domex. So, if hindi nyo pa napapanood, in-interview ko dun yung nagbose sa ongoing na TV commercial ng Domex. So, you can watch it. So, after kasi napanood yun, first time ko nag-shout out dun. So, after ko ma-upload yun, may mga nagre-request din. So, thank you for watching and I appreciate yung mga requests nyo. So, sige, let's do a quick shout out. Sige, check ko lang yung phone ko. Okay. Ito. Yung mga nasa comment section. Papa-shout out si Kyrie Fern Veral. Thank you for watching, Kyrie. The next is, ito, nagpapa-shout out. Isang buong batch sila. Hindi lang isang tao. Pa-shout out naman po ako sa batch 86. So, 1986 to.
Arroyo High School 1B19. Yun yung section nila. Thank you. Next is si ano. Please shout out po, pangalan ko ay Micaela Layan. Okay. Thank you, Micaela Layan, for watching my videos. And lastly, si ano, Stella Marie Alcoseba. Okay, again, this is Stella Marie Alcoseba. Okay, and wala, D. Alcoseba. Stella Marie D. Alcoseba. Ayan. Thank you for watching. So if you have questions, feel free to ano, to email or mag-comment kayo. You can also visit my Facebook page. It's Voice Over Flowers. Ayan, meron din kaming page na Voice Talent Store. It's a fresh website na doon namin ipopost yung mga bagong yung mga fresh voice talents na ginagawa namin sa voice filing. Yung mga nakakuha naming bosses doon namin siya nilalagay. And then pag may mga workshops, pwede nyo ring makita doon sa dalawang pages na sinabi ko, which is Voice Over Flowers and Voice Talent Store. Ayan. And if you have projects, if you're a voice artist na may mga projects na natatanggap, pwede po kayong bumisita dito sa Creative Sound Studios. Ito po, napakagandang studio na napakabait din ng staff, ng tech, ng director. Ayan. So, yeah, thank you for watching po, and hope you have a great day. Bye!